Rosalie, ano ang inaasahan sa pagdilig ng Quadcom ngayong araw? Guys, pinagpapatuloy ng House Quadruple Committee o Quadcom ang pagdinig nito sa issue ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Dumalo sa ikalimang public hearing si Rina Garma, isinasangkot sa umano'y kill order laban sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG officer sa Davao si Garma ng mga panahong iyon. Naging general manager din ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si Garma umano ang kausap noon sa telepono ng ngayon Bureau of Corrections o BuCor Executive na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla, ang jail warden noon sa Davao Prison and Penal Farm bago aslangin ng dalawang persons deprived of liberty o PDLs ang tatlong Chinese drug lords. Samantala, aga, muli na namang pinatawan ng contempt si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, matapos na pumalyang dumalo sa pagdinig ngayong araw at isumite ang hinihinging dokumento ng Quadcom kaugnay ng kanyang korporasyon at iba pa. Si Roque ay bahagi naman ang iniimbestigahan ng Quadcom kaugnay ng operasyon ng illegal POGOs. Ipinag-utos ulit ng Quadcom na ma-detain si Roque sa House Detention Facility hanggang maisumite nito ang hinihinging mga dokumento o hanggang ma-dissolve ang four House panel. August 22, nang unang ma-cite in contempt si Roque at isang araw na detain sa house premises dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa dahilan ng hindi nito pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng Quadcom noong August 16. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig at binubusisi o nagtatanong ang mga kongresista kay Garma. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.